Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayong naririto sa loob ng chapel ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. At ganun din ay malimit naming sinasabi na doon din sa mga kasama natin sa live streaming. Nung ako'y nagninilay ng tungkol sa mga pagbasa ngayon, sabi ko ay maibigay nga ang aking GCash number at saka bank account number. Tama, no? Kami maghuhulog. Pero ang unang sumagi sa isip ko ay ang salitang salamat. No? Salamat. Because of the kindness, because of the generosity of people sa simbahan, sa sambayanan, sa mga kapatid natin, higit ay ang nangangailangan. Although alam ko na marami na rin nagpasalamat sa inyo, but this time also, let me thank you. On an occasion, sa isang okasyon na kung saan ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pagbibigay, patungkol sa pag-aalay, pagbibigay para sa kapwa at pag-aalay para sa Diyos. Kung babalikan natin ang mga naunang mga pagbasa nung mga nakakarang linggo, ay tila ginagabayan tayo patungo sa yugtong ito na kung saan ay ibibigay ng Panginoon ang isang halimbawa ng tunay na pagbibigay. Sa pasimula sa pagtawag sa mga apostles ng ating Panginoon, ay tila baga naroon na agad ang pagbibigay nung sinabi ni San Marcos na nung tinawag niyang Panginoon ang una niyang mga alagad, si Pedro, si Andres, si Juan, at si Santiago. No? They left everything. They gave up everything and followed Jesus. But what happened pagkatapos noon ay nasaksihan nila ang kabaitan ng Diyos at ginagamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang ang tao ay tumanggap ng biyaya, ang tao ay tumanggap ng mga himala, ang tao ay tumanggap ng mga pagpapagaling, ang tao ay tumanggap ng pagpapakain. At marahil ay hindi kaagad-agad naunawaan ng mga apostol ng ating Panginoon na ito ay panimula lamang at may tatawirin pa tayo. At ano ang tatawirin na yan? Ang Panginoon ay siyang magbibigay ng kanyang buhay sa Kalbaryo. At sa kasama sila bilang tagasunod, kasama tayo bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At marahil ay pumasok sa kanilang kalooban kung ano ba ang mapapala sa gagawing ito ng ating Panginoon. Ano ba ang magiging kahihinatnan? Kung ang kahihinatnan ay ang kanyang pagiging hari, ay hilingin na natin ang pwede nating hilingin sa kanya. ROI, Return of Investment. Lord, baka naman pwedeng paupuin mo kami sa kanan. Paupuin mo kami sa kaliwa. Ayun ang sabi ni James and John na kinainggitan ng kanyang mga kasama. Pero, dahan-dahan silang iminulat ng Panginoon. Unang pagmumulat, yung kay Bartimeo, parang 2 weeks ago yata na gospel yan. Ano ang pagmumulat na ginawa ng Panginoon? Na si Bartimeo na umaamot, ginagamit pa ba natin yung begging, umaamot ng kaunting pansin ng Panginoon na siya'y pagalingin. At nang siya'y tinawag ng Panginoon, anong ginawa niya? Iniwan niya yung kanyang balabal, yung beggar's cloak na tinatawag. If you don't have a beggar's cloak, and then people will be very, very doubtful if you're a legit beggar. Para ngayon, ano?
ang dami nating pinagtatakahan kung namamalimos ba o hindi. But then his action of leaving everything behind. And not only that, nung siya pinagaling ng Panginoon, nung nakakita siya, sumunod siya sa Panginoon. Last week, anong sinasabi? Pagmamahal sa Diyos ng buong buo, pagmamahal sa kapwa, ng katulad ng pagmamahal natin sa sarili. Na sinasabing, pag nagmahal ka sa Diyos, abay, kailangan niya ng panahon. Kailangan niya ng buong puso mo. Kung ang iyong pamamaraan, isa sa pamamaraan ay pagdarasal, pagsamba sa Diyos, you give everything. Walang patumpik-tumpik. At kung magbibigay ka sa kapwa, ang sukatan ng pagbibigay ay yung ginagawa mong sukatan ng iyong sarili. Yung kaligayahan mo sa isang bagay ay yun din ang magiging sukatan mo para sa kapwa. Yung kabubusugan mo ay yun din ang magiging sukatan para sa kapwa. Yung kaligtasan mo, yun din ang magiging sukatan para sa kapwa. Minumulat ang mata ng mga apostles natin. Ngayon, ayan, mas matinding pagmumulat na ang ating pagbibigay ng sarili sa Panginoon ay nangangailangan din ng sinseridad. The sincerity of giving. Pero, very human ang approach ng gospel at ng first reading at saka ng gospel ngayon. Yun kakulangan ng taong nagbibigay. O yung kaisipan ng kakulangan o ng kawalan. Para bang sinasabi noong biuda na, bakit ako pa? Ang hihinga ng tubig at saka ng tinapay. E nasa gitna tayo ng tagtuyot. O may famine during the time of the prophet Elijah. Widow pa na walang sumusuporta. Pero, nagtiwala siya. Nilakasan niya ang kanyang loob. Naniwala siya na ang kanyang banga, na ang kanyang tapayan ay hindi maiga, hindi matutuyo. O sige, pakainin natin itong alagad ng Diyos. At, lo and behold, anong sabi doon? Hindi naiga. Hindi natuyo. Hindi nawala ng harina. Pagdating sa Ebanghelyo ay ganun din. Balo na naman ang ginamit na halimbawa ng Panginoon. Bakit? Kasi ito'y larawan ng isang kawalan. Walang-wala. O kung meron man, ay tinatawag nating katiting. Nakakatakot, diba? O ito nga, kaya nga sabi ko, salamat. Because of the generosity of people. Lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ito, katulad ito ng sitwasyon ng babae sa unang pagbasa. May pandemya. But then, dito sa pandemyang ito, natin nakita ang kabutihan ng tao. Dito sa pandemyang ito natin nakita na ang simbahan ay hindi pababayaan ng mananampalatayang katulad nyo. Kaya nga, salamat. No? Minsan nakakapagtaka pa nga, parang ang nawala nga sa atin ay ang face to face. Pero nung medyo namulat tayo, parang mas lalong sumigla, mas lalong naging makulay ang ating pagdiriwang dito sa atin sa shrine. No? At sabi ko nga, ay parang mas madaming nakaalam na meron pala tayong pook dalanginan na katulad nito. At ang mga tao ay naging mapagbigay. Hindi lamang ng material. It is always secondary. Pero yung time, yung effort, yung mga taong nagbibigay ng suggestions, kung alam nyo lamang ho, pag kami ay nagmi-meeting, nabubuhay kami sa mga sinasabi ng iba,
kung ano ang magandang gawin, kung ano ang dapat gawin, kung ano ang kanilang hinahanap, at kung ano ang maaaring maibigay ng ating simbahan, maibigay ng Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Hindi aksidenteng nagpalit tayo ng mga ilaw. Hindi aksidenteng nagkaroon tayo ng mga kamera. Hindi po aksidente na medyo parang iba yata ngayon ang ambience ng shrine at may mga symbols na ginagamit natin. Ito po ay pagtugon sa mga tao. Na ang pagtugon namin ito ay parang pagbabalik na rin lamang ng kabutihan at ng biyaya na ibinigay sa amin. Para kayo ay patuloy na mapaglingkuran sa anumang paraan na alam namin. Paminsan-minsan, yan, sumasablay ng konti, nawawala ng internet connection, yung sounds natin minsan pumapalya. But sa buong isang taon at kalahati, no, ay hindi naputol ang pakikipag-ugnayan ng Shrine of, or the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, sa inyo. At yun na nga ang sabi ko dito, ito ay dahil sa pagpapalitan ng biyaya ng bawat isa. At ito ay dahil may Diyos na lagi tayong pinangungunahan sa Kanyang kabutihan. Sabi nga, you cannot give if you don't have. Pero ang ginagawa ng Panginoon, sige, bibigyan kita kahit katiting. Ano ang gagawin mo doon sa katiting na yon? At ako ay naniwala na sa pamamagitan niyan, sa pamamagitan ng halimbawa na ibinigay sa atin ng Panginoon, namulat ang Kanyang mga tagasunod ng tunay na pagbibigay ng sarili. At hindi lamang yon, tayo rin ay namulat. Kung hindi pa, ay patuloy na iminumulat ng Panginoon. Kaya sa huli, huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Sapagkat ang Panginoon ay nakatanaw sa atin. Siya ang unang nagbigay at siya ang patuloy na nagbibigay sa atin nang sa gayon ay makaganap tayo sa Kanya, sa sarili, at sa kapwa. Hindi man tayo mga balo, hindi man tayo nawawalan sa araw-araw, ay patuloy pa rin nating sabihin sa Diyos na, Panginoon, salamat sa mga biyaya at nawa ay maibahagi namin ito sa aming kapwa nang walang takot, nang walang pangamba.